What happened there? Great. And we are back here in Key Arena sa Seattle para sa laban na nakakakilig. Digital Chaos versus Wings Gaming. We are down to a best of three. I noticed that they picked sino ang mag-uwi ng ano natin dito? Aegis. Best of three na lang to kasi 1-0 na. Nanegate na yung mga panalo ng isa't isa rito. At ako, ito sinasabi ko sa iyo, kuya, na kailangan ng Digital Chaos. They need the place of Timberso. Of mo. Ni mo. And maganda to, they are pairing it with the Mirana ni Wiha, if ever, kung hindi nila i-decide na gawing support yung Mirana rito. If you are just... I like the chances of Digital Chaos in this game. If you just tune in, si Mo kasi kanina... Eh, ay naging si Dumpanot. Dumpanot. Nangyari po, pasok siya sa Torre, namamatay siya mag-isa, wala siya na sa Doom, hindi siya nag-i-initiate ng laban, and of course... Anytime that it's a finals, kailangan lahat kayo. It's a team game. You have to be present at the situation. It doesn't matter kung anong mababato mong skill. Basta nandun ka, eh wala siya dun. Base of 3 na nga lang kasi 1-0 yung scored. May garlic, may jolly peeps. Pero dito muna tayo sa favorito yung portion ng lahat. Ang pabati portion. Lon, batiin mo na naman yung mga bata natin dyan. Nabati ko pala lahat ng mga nanonood dyan sa iba't ibang bahay. Dumilim dito eh, no? Dumilim. Tinanggal yan tayo ng ilaw nung ano eh. Pero ni Derek, lang. Oh. Ni Derek Bobit. Medyo pero ano? Medyo maganda ang atmosphere dito sa Key Arena. The crowd. Kuya D, the crowd is real. Oracle Boyd. Kanina. Same pick para sa Wings. Why pick something na hindi naman broken? No, so that's the plan. Si Mo, ayan. At binabati ko mga kaibigan ang mga nakatutok pa rin dito sa ating stream. Magandang umaga sa lahat ng nanonood, sa mga nagpapabati sa akin. Wala akong cellphone kasi nagcha-charge. Kaya mamaya ako na kayo babatiin. Pero binabati ko ang mga importanteng tao sa buhay ko. Ang nanay ko at ang tatay ko. Ako naman binabati ko. Mami ko, siyempre daddy ko, si Meryl, si Michelle, tsaka si Kuya Minir. Ayan mga kapatid. Ay, binabati. Sabihin niyo yung ano, sabihin niyo yung... Lugar niyo, tsaka... Lugar niyo, tsaka name ng babatiin. Babatiin naman namin kayo. Oh, yung naligo na ba yung mga host? Oo naman. Sakin kami naliligo. Gabi ni. Machong Team Gorillas. Machong. Mabati yung Machong Team Gorillas daw. Mineski Dapitan, si Ron. Hello, oh, sayo, Ron. Binabati ka namin. Si Ocampo. Hello. Tropang langka. Lon, Kuya D, mga Dota players ba kayo? Tama ba 'yung tanong mo? Hindi ko alam kung tama 'yung tanong mo. Mali ka ng stream. Alam from mo, Canada. Nung kami ay naglalaro pa ng Dota. Wasak ang EDSA. Hindi pa nawawasak ang EDSA. Winasak na namin ni Quiddy. Hindi nyo lang alam. Ay, pero Wings, naglabas ng Death Prophet dito. Louis Alcaraz. Hello. Pabati sa Chrono ni Bas. Ano ba naman? Pabati lo si magkabanganan tayo. Kalap. Nabati ko rin yung mga caster natin dito ng Portuguese, Spanish, mga Ruso, mga Chinese, at syempre yung mga English caster natin. Grabe, napakaraming production dito. Meron, invited pala tayo sa after party. Tapos meron? Ako, saan ba? Binigay na sa akin yung badge ni Tropang Andrew. After party ng TI? Syempre, matik yan. Junko Lord, matik yan. Mga tugs dyan. Hindi naman tayo papatalo mga Pinoy sa mga tugs. Magtago na lahat ng white girl kay Lon mamaya. Nako, bes, wala tayong sinasabing ganyan. Nako, alam natin yung mga galawan ni Lon. Alam nyo mga kaibigan, si Lon po ay isang tinatawag nating pabling. Pabling, sinasabi mo dyan. Isa kang pabling. Wala tayong alam sa sinasabi mo, Wendy. Lapitin ka ng mga chicks. Ano? Wala tayong inaamin. Ready na mag-party si Lon dito, mga besi. Alam nyo kasi, hindi, ito lang yun. Nakakabagod rin naman mag-cash. Kaya magpa-party muna si Lon. Kaya ako gusto ko naman tulog. Bubuti work muna siya. Tulog din pag may time. Tulog? Man. Beautiful. Magpaalam ka na kay GJF na maaga ka matutulog para di ka na istorbuin. Wala tayo kaaminin mga kaibigan. I will not confirm. I will not deny. Ito. Because. Ito may lupit na para sa inyo hindi mga makapunta rito. Mag-Facebook live ako sa after party para makita nyo si Kuya Lon. Bawal yata yun eh. Alam bawal ko, privacy live issue. Sige. Bawal daw. Sayang. Kasi sa Amerika, mahigpit ng privacy. Ay, yung mga player nga, pati mga caster, pag hindi pwedeng picturean, yung bouncer lalapit
sabihin. No, picture. Sasapakinggan. Eh kami ni Kuya di. Okay lang sa amin picture ang kami ng mga kababayan namin. Mga bouncer namin nalilito eh. Oh, picture ka dyan. Sino ba kayo? Ba't kami nagpapapicture sa inyo? Wala lang. Simple. Sagutan dyan, maliit na bagay lang. Hindi tayo tatanggi sa picture. Pero yung mga player kasi, may sarili silang bouncer. Tapos, pag ayaw nilang papicture, hindi ka pwede magpapicture, nga ka. Ganong kahigpit ang privacy dito. Because we are in the land of the free, Quiddy. I thought, dapat it's free to have picture. Hindi, kasi yung privacy nga, di ba? Yung privacy nga. Ay nako, si Uncle Sam talaga, pero binabati ko yung mga pinsa ko sa Los Angeles na pupuntahan ko na bukas. I'm going to Los Angeles. I like it. Kumain ka dun sa ano ba yung masarap na kinain namin dun? Pumunta kang Vegas. Yun, beautiful yun. Mabati daw sa mga taga-Tambol, kahit po sila nagtatambol. Malamang, bayad yan. Malaka naman yung tambol, mag-gitara. Yung nagtatambol, mag-gitara, mag-gulat ka dyan. Mang Inasar. Namimiss ko na kumain ng Jollibee. Ako rin, namimiss ko na kumain ng Pares. Walang Pares dito. Pares Retiro, binabati ko na. Napakasarap. Ang bulaluan sa bulaluan sa Espanya. Sa Espanya, oo. Napakasarap din. Sakto, maulan. Kaso, baha rin daw sa Espanya. So. Ang parilya. Sa chicken, Bacolod chicken pa rin niya. Wonderful. Sa Scott mo, Reyes. Pag kumain ka ron, pag unang subo mo ng may tutugtog sa tenga mo. Alleluia. Napakasarap. Alleluia. Ang problema kasi bata dito sa mga luto dito, panay patatas eh. Puro patatas kinain. Hash brown, potato salad. Lahat. May patatas. Patatas. Akala ko ba sa Pilipinas lang ang maraming patatas. Ni Sarah. Oo. Uy, Clinks. Aba, naglabas ang Digital Chaos dito. Sa kanila naman si Bong Clinks dito. Bong Clinks ni Wea to. Alam mo, dati, di ba yung Bong Clinks ni Bong Seven? Paldo. Ni? Bong Seven. Si Bong Seven ang tunay na Bong Clinks. Ayan na naman. Ang group hug, mga kaibigan. The power of friendship will prevail. Sabi ni Wea. Ito guys, the power of friendship will prevail. Ayos mukha tayo. Okay, wonderful. Sabi na, hindi pa padarag tong wings dito sa mga ano, so, sa mga ganyan pick. Pag group hub. Nag-iisip na yan ng mas explosive na pick. Oo. Alam mo naman tong wings, hindi to papatalo sa mga pickan eh. Oo nga eh. Ano, piliin naman natin si Trent Protect. Tagalog broadcast sabi is more entertaining than English. Thank you very much. We get appreciate that comment. You. We love you. We get that comment every we time. We love you. We can speak in English actually, but... Nako. But we love our mother language. Nix Assassin, mga kaibigan. Sneaky Nix. Paray ko, babes. Ano to? Kagulo na naman yung Vikings, eh, no? May death trapet naman dito sa kabila, Kuya D. Ang problema dito, Kuya D, nakita ko na. Masarap yung lineup ng DC. Oh, bakit? Winter Wyvern, Sun King, tsaka ano, Jimber Joe. Click si Resolution dito, mga kaibigan. Yan na. Wings, kaya pabor mga caster. Actually, pabor talaga Wings dyan nyari sa inyo. Winner bracket finalist yan eh. Pabor kami sa mga nakikita namin. Favorite ang Wings dito. What we see is what we say. Kahit na nasa lugar tayo ni Uncle Sam, ang paborito dito, Wings. Alright, Shadow. Ang faceless void is Shadow. Blink ang Death Prophet dito. Why ang... Oracle. Toronto, Canada here. Pabati daw sa mga tropa niya sa Paranaque. Ice ang kuka. Okay, tama na. At si Faith Bian, ang Sneaky Nix Assassin. Binabati ko pala si Sneaky Nix ng Wombo XCOM. Ang unofficial. Ang unofficial caster. Kung kami ay official caster, siya daw ay ang unofficial. Napakahusay mo ba? Mayakyak pa siya nung sinabi niya. Ang lupit mo ron, Sneaky Nix. Lupit mo, best. Si Saksa, ito. Ano siya? Oh, tama, ano mo, tama, tansya mo. Kuya D. Si consumption ng ano dyan. Mainit ang laban, mga kaibigan, pero tingnan natin sinong lalaban at sinong mananalo, sinong magwawagi. Sinong magtatago. Magwawagi. Nang tumataging ting. Na 9 million pesos. Ay, dollars pala. 400 plus million pesos, mga kaibigan. Jungle Lord, para ka tumama sa loto. 400 million pesos? Kailangan mo munang sumali ng 400 na pera o bayong. Oo. Bago mo mapanalunan yun. 400 na survivor. 400 na survivor Philippines. At saka... Isipin mo, lahat kayo magkakakampi 400 na survivor. Di pa kayo mananalo. Di ba? O kaya 400 na boys. Oo. Diyos ko.
Joke. Mainit. Kung ikaw ko ilo, may 400,000 400 million pesos ka. Anong gagawin mo sa pera? Mga alam pala ko ng pera. Tapalin ko si Mayweather. Gusto ko ma-experience yan. Misery. Hindi siya natatakot. Uy! Uy! Uy, maganda. Pwede siyang dumobol yung pain. Uy, ayun na, dumobol. May Snake Enix mga kaibigan. Meron na dito Snake Enix. Sasubukan siyang barahan dito. Uy, hindi siya ano, mababarahan. Ito na lang, ito na nga lang. Tinichipoy tayo dito. Masyado magaling to. Ah, pinalamig mga kaibigan. Lamig, kulog, kinsak mga kaibigan. Nagkakasakitan. Grabe naman yun. Double impale mga kaibigan. Sakitan portion ng nagaganap dito. Walang namatay. Sakitan night. Walang namamatay. Grabe. Atrasan. Grabe, Trilane versus Trilane to. Makati laban sa Makati. Pareho Makati. Parehas Makati yan. Ay. Pero mas Makati to si Cliff. Ay, yun normal. Aroy ko, babes. Pag nininormal, iba. Gibahan portion mga kaibigan. Pero sa baba, nagkakabalugbogan. Ako, nahuli kagad dito. George. Ay! Si Muna naman ang ginawa nilang victims of love dito. Pero sa taas mga kaibigan, resolution dito. Mukhang mamamatay. Lumalaban. Spika, Karapisa. Si Saksa. Uy, kaso, nasa mali yun. Double impale. Double impale. Ang pagbabalik ng abiyat. Ito si Ice mga kaibigan. Uy, booty work, booty work. Booty work, booty work siya rito. Booty work. Ay! Isa kapalit, dalawa. Grabe masyadong talaga itong magaling, finals. Mga kaibigan. Napakainit. Wala talaga. Hindi bibitaw ang bawat isa dito. Kaka-first blood pa lang. Biglang rumak. Misery. Nagpakamatay. Pero ito, nagbalik na. Ang Nick sasasin ni Fate Bian dito. Uy, kalaban oh. Kalaban oh. Malambot lang to oh. Aray, malambot lang to, Bessie oh. Oh, pinalipad mga kaibigan ako si George nandito ako, pa. Walang baging, walang spider dudong baging tiktik dito. Masyadong magaling si Mo. Masyadong magaling si Mo mga kaibigan. Nagtutrow sa home of, sa kanyang hometown. This is bad. This you is have, bad you Mo. You have to be calm. Kasi umaasa ang DC kay Mo eh. Siya yung playmaker nila eh. Kung di magiging effective si Mo sa early, tapos mahina siyang magiging mid game niya panigurado. Eh, at hindi niya magagawa yung mga usual things na ginagawa niya. Actually, ganoon na nga yung nangyayari at iniwan na nga nila si Snake Enix sa top. Mukhang it's a lost cause. Mas maganda pa sa baba, Kuya Lee, sabi nila. Kasi raratrad nila siya, raratrad nila dito, may, dito sa baba, may American Burger. Oo, ulam burger. Pak, grabe naman si ano. Uy, masyadong magaling to si Blink. Pinana sa mukha mga kaibigan. May counter. Wow, double star pull. Uy, pero masakit Kuya Eddie. Oo, konekta doon. At malamang na naman ang mga bataan natin dito sa from DC, Digital Chaos. Oh. At maganda nagiging rotation ni Misery dito. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot-ikot lang. Misery talaga, hindi mababayaran yung pagka-support niya. Oo naman. Si Captain Misery yan eh. Captain na Misery. Uy, tumama, muntik ka na, bes. Muntik ng tamahan ng lintik, si Wiha doon mga kaibigan. At may ito, X lang yung, ano, si may X lang, patay yan. Maglalinan daw, kailangan ng X dyan, kailangan dyan, ano, ang torrent at saka Tidebringer. Pero maganda simula ni Shadow dito, ha. Uy, mga besi, maganda simula natin dito, lamang tayo sa paluan dito, ha. Hindi talaga kaya ni Muto. Kailangan nila mag-defensive dito. Masyado massive si Muto. Slowly but surely lang siya rito. Ito na si Kung kasalikuran niya. Just let the time flow. Kung baga, wala na yun. Natalo ka na dalawang beses. Mag-strike out ka na. Kung baga sa baseball. Sa baseball. Uy. Isang ka na lang. At makukuha ba nila yung runes? Rune control. Makukuha ni Ice. He who controls the rune controls the game. Sabi ni... Sino ba yun? Si Akagi o si Coach Atsai? Uy, yun lang niya. Yaman yung resolution, Kuya Di. Walang minti sa ralasin. Anong Sun King eh, ano yan, bunklings yan? Naloko mo naman kami, Besi. Ako po. Uy, inaamoy niya si Misery dito. Inaamoy. Nahuli, patay. Nasa All Siphon. Ganda naman ang mano, impale out, Kuya Di. Maganda palitan doon to actionan. Pwede siyang i-blinkin nandito. Uy, manok, umoverdrive. Bote crew mga kaibigan, ang pinamana ng Pinoy sa mundo ng Dota. The greatest technique of them all, bote crew. Tama. Well, Pinoy nagpauso niyan, tayo lang nagbo-bote crew dati. Ito, dito magsisimula ang ano, pag nag-level 6 na itong si, ano,
Sneaky Nicks yung mga ganking nila rito. Spike Harapay, so Spice Scarface technique. Naku po, Jungko Lord. Uy, pero patay siya doon. Sada ito mga kaibigan ng pagbango ng kapi. Tignan natin, Spike. Nick Sasasin, mababagoy niya. Oh my God, nagkakabulan dito. Takbo killer crossover. Killer crossover mga kaibigan. Oh my God. Oh! He alive. And Misery will fall. What a player. Double kill by Y. Why did you do it? Tinamahan pa ng ano to, Tidebringer doon. Nice play coming in. Masyadong pogi ito si Resolution. Hindi niya kakalain na nandun na yung dalawang baka kumalik. Ang ganda ng initiation niya, no? Nung mix. Kasi alam niyang titirahin siya. Nag-ano siya eh. Ayun, bad trip. Bad trip dito si ano. Bad trip na dito si Resolution. Pero masyado kasi malalim si Resolution. Hindi niya kakalam na nandun na yung kape backup. Hindi, nahuli kasi siya ng Spike Carapace Impale. Ay, mahilig kasi siya mga ras. Ayun yung nangyari. Pagka Spike Carapace Impale Torrent, wasak ang Edsa. Ang ganda ng ano? Takbo. Ang ganda ng ikot ng Wings ngayon, Kuya D. Hindi mo ma-predict saan sila umiikot. Si Kuya mo, hindi mo rin alam kung ano nangyayari sa kanya, pero lagi siyang wala sa mapa dito. Hindi siya maka-action. Kumbaga, lumpo si Morito, 15-1 lang ang CS niya. Mahirap pa siya sa pool. Actually, kung titignan mo. Oo, oh, naku, ito na. Rico Babes. Rico Babes. Torrent. Rico Babes! Oh! Innocence is in a dominating streak. Grabe yung Oracle na to, dapat iba na to next game. At ito, Exorcism mga kaibigan. Napaka-simple Dota lang, walang kakabog-kabog. Kill push strat lang dito, napaka-simple. Basic Dota for Wings Gaming. Basic Dota, walang ka-ano-ano, ka-arte-arte. Walang ka-bias-bias, yung ginagawa. Oop. Mahirap diba ganyan, basic. Naku, ayun, nakita nila si Saksa. Si Saksa mga kaibigan. Uy, pero si Jimber Joe. Oh, arrow lilipad dito. Mala commercial, may tatamaan ba? Wala. Wala, tinamaan ng sexy. May, tama ka. Ang problema dito, naparotate si Jimber Joe. Wala naman siyang ginawa. Nag-TP lang para may masabi ng TP. Naka-4-man shield. Totoong 4 mga kaibigan. 4-4 lalo. Hop, tamang dust lang para makita ko may kalaban. Kunyari, baka may nandun yung clicks. Uy, dito ka lang si Glicks. Nakita pa lang nila rito. Sumisubukan ang Mystique Sir na dito. Tignan natin kung ano may mahuhuli pa siya. Dito yung Dead Prophet na ping na dito. Malalim, malalim. Oh my God, malalim ang balon. Pero ito, arrow, lilipad. Hindi tatama rito. And slowly but surely, sneaky moves coming in dito. Resolution, sayang ang oras. Hindi siya nakaka-farm. Dapat mag-farm na siya. Huwag na siyang mag-inaso. Misery mo kong... Tipi sa mukha. May pain. Oh, yung ganda ng pain. Patay si Pain, mga kaibigan. Patay kaya si Pain Bian dito. Ay, hindi, lalaban si Pain Bian, oh. Lalaban, Magic stick! Nako, magic stick, oh. Oh my God. Nako, si Saksa mo. Si Saksa pa, masasalaksak pa rito si, you know. Krono isap. Ayan, krono na. Tinuloy niya na ng tuloy. Bam, easy. Too easy. Easy, breezy. Pero nandito si Glicks. May paglaban. Easy daw. 2-1. Whoa! Nasay ko Bilentes mga kaibigan. Gilet, pero bada ko Bilentes. Naiiwas sa sexy mga kaibigan. Nasay ko. Na-killer crossover move. Malalan Iverson. Jungko Lord. Ankle breaker by Ankle Drew. Grabe. Shadow is alive. Kahit magaling kayo sa basketball ha. Magaling kami sa Dota. Kahit tinambakan nyo kami sa Olympics. Galing naman nun. Sinahay ko Melendez niya si ano rin. Umangatas killer crossover. Si Resolution at saka si Wee na napanganga. Iwan sa crossover. Oh my God. The plays, the jokes are real. Jokes is real. At ito, si Oracle. Pinatay niya na nga yung ano, yung Wyvern. Oh. Na jokes Israel niya pa yung dalawang kulubong. Ayun na naman, si Resolution. Alam mo, hindi ko alam kay Resolution. Tiisin niya na lang. Alam ko, nasa dugo niya fighter. Tis-pogi muna siya. Wala nga siyang orchid eh. Baka mastan mo yun, boy. Eh, di pag chinukchak mo ng arrows, takbuhan ka lang niya. Wala ka na. Wala ka ng arit. Ito, si... Ngayon na naman si Resolution. Oh. Ayaw niya mag-park. Naku, si Fate Bian. Tis-pogi ka muna, Resolution. Oo, mid-yata ala ka dito. Discarte lang. Ayan, makukakauli yan dito. Nako. Inaamoy niya yung Puecha. Inaamoy niya si Wiha dito. Uy, bumalik si Wiha, bes. Ay, nakawala na. Nakita siya doon. Na-vision and mission siya. Samantala ni si Blinks, naghanap siya ng mabibiktima nila rito. Wala naman silang maluloko. At ako, level 8 Death Prophet. Ay, napapalibutan. Nakahilig sa Starboard. Pero, ito yung mga tropa niya. Nandito si Nyx. Uy, my God. Kukunin ba? Uy, na. Oh!
sinahay ko Melendez, mga kaibigan. Still again, resolution getting that. Nakakainig si resolution daw doon. Mas makakuha pa nila yung, ano, yung baba. So, magandang bonus yan. Ito, pinagpa-farm na lang si Kunga rito. Level 65 ringer niya. Ah, si Kunga, ang gagawin nila parang semi-carry nila since maikot-ikot lang dito si ano, si Nick Sasasin. So, come the time na level. Ang lupit, grabe, grabe itong ang lupit, in-scan. In-scan dito. At alam lang may Nick Sasasin doon, pero hindi nila alam na nandito na si Sneaky Nick, mga kaibigan. Sneaky Sir ng Galawan. Tignan natin. Ano mangyari? Uy, uy. Nakita siya. Ito, chill. Pero ito. Kono, again, coming in. Delikado, nagkakabanatan. Oh. Uy, alive. Pero ito, nagkakabol. Oh my God, Kono nagamit. Pero walang napala dito, mga kaibigan. Hop. Nagkakabol. Inam mo yung point, Chay. Oh, maganda dito. Exorcism, mga kaibigan. Ako, tinamahan siya. Tinamahan ako, Bibs. Tinamahan ang kamalasan. Tinamahan. Nahihigo pa ba ng buhay? Oh, oh nice my God! Pinamahan. Blind and pale by Fate Beyond. And that will give Blinkist another kill of the game. Hindi ko rin maintindihan eh. Di ba nag-moonlight shadow na siya? Oh. Anong nag-multo, bakit siya lumapit? Nagbita-bita siya, ganun lang yung ginawa ni Liaron. Eh, alam mo na nag-multo, umatras ka na. May multo yan, hindi mo naman kaya sa ngayon yan eh. Eh, ito na naman oh, sa revolution. Oh, pipel dito, tingnan natin. Mahuli ba nila? Nako. Oh, nako, hindi ko pa buhay ni Misery. Kalungkutan, mga kaibigan. Nalungkot. Ah, eto, kalaban, Besi, oh. Nako. Grabe yung aksyon naman rito. Hindi matawaran yung aksyon. May problema si resolution dito. Kailangan niya mag-farm. Intindihin niya na kailangan niya ng items. Kailangan niya ng damage. Hindi mabayaran yung aksyon ng Wings dito. Huwag siyang rock na pang championship talaga yung galawa ng Wings, mga kaibigan. Hindi ko na maano ba isip pa, pero iris war iris, parang rock na ito talaga yung galaw nila. Wala kang silbe yung clink sa simula eh. Hindi ko alam bakit siya tumitira. Masya ikot, nakalimutan niya na yung konsepto ng pagpapaparm. Oo. Pero ito, patay na naman to. Naku, tinamaan na naman ng tinamaan mga na kaibigan. Paka-burn mga kaibigan. Barko oh pa. My God, welcome! Happy New Year! Merry Christmas! Sumakay siya sa Only Rides, mga kaibigan. And too late to react ang DC clan dito. At nako, naaamoy na naman dito. Uy! Inaamoy yung puwet, mga kaibigan. Inaamoy yung puwet, Chay. Tingnan natin kung may TV naman gagaling abanda dito. Abanda dito, wala pa kayo naghihintay. Hindi kaya mag-isa. Naghihintay. 1-3 buhay, kakakain lang ng ano, Dark Pack. Siguro hinihintay niya, maubos yung Dark Pack at siya raratrat. Ayun na, raratrat din niya na yan. Ayan na, Bes, patay. Patay na yan, Bes. Patay na, Bes. Ay. Raratrat talaga, Bes. And Wings Gaming, striking. And resolution will go down sa kamay. Need faith beyond. Too many unnecessary deaths para sa DC. Oh, ito. Chrono. Oh my God. Dalawa Chrono. Aray ko, babe. Yung patay color, na naman. Patay talaga. Ito, welcome to Splash Island. Si Misery nasa si likod mga kaibigan. Kalaban, pero nagmintis. Oh, pinalo si Misery sa ulo. Time dilation. Time dilation. Yung ulol, ang galing. Wala pang time dilation yan, ha? And Wings Gaming Loan. Ano ba talaga ang Wings? Saan mo ba siya maiahalin tulad? Wala talaga enigma, isang enigma, hindi TNC mapaliwanag. Lang ata ang nakasolve ng problema ng Wings dito. Mayroon ang buong ano, buong TI Universe, buong Dota 2, eh, hindi nila alam kung anong klaseng enigma ang pickings ng Wings dito. At ito, pinasok na nila. Ayun, and they will get their kill. Meron ako, mukhang alam nila to, Besi. Wala kang kawala. Kabim, bang. Baong kabay. Double stun. Ayoko, mga kaibigan. Whoop! Ayun, pinalamig, hinil. Medyo maganda yan. Ito, counter go, mga kaibigan. Pero, says, pero there's the use, mga na. Kaibigan. Exo is back. Silence! Aray ko, Besi! They're running out. Kailangan nila mag-back. Oop, impale. Inabutan sa dulo. Nalungkot, mga kaibigan. You're down. Oh, he will go down dito. Pero Tirana, counter go, ito na, nagalit na DC. Counter go. Nagalit na DC. They want some blood. They want some blood. Magic stick. Mabubuhay. Mabubuhay ba? Here comes the dust. Ito na ngayon, mga Naku, kaibigan. Naipit. Oh my God. Si Sneaky Nicks nasa likod. At oy, dude, pero aray ko, be! Barko! Aray ko ay, naman, be! Bakit naman ganon? Bakit naman ganon? Just good Lord! The micro is real! Composure! Oh, holy macaroni! Bakit nangyayari ito sa Digital Chaos? Si Sanke nga dito, okay. Pero Spike Carapace sa sumalupong agad! The micro plays! George, oh my God, so ay, nako, ubos nila dito. Oh my golly. May isa-isa ba? May Jollibee, mga kaibigan. May isa-isa ba, Bes? Oh, impale yung mukha.
Oh, misery! Misery, why you do this? Ito na, nagkakabakbakan. Malambot pa rin ito, malambot pa rin. Aray, aray. Inang concordance ng mga kaibigan. Sinabak. Isasasi naghanap na mabibiktima rito. Pero grabe, wala kami pakialam sa Joel Torre. Wala kami pakialam sa TP backup nyo. Lalaban kami. Yan ang sabi ng Wings dito. Lahat ng rule sa paglalaro ng bot ng Dota. Ito na, ito ay nakabol dito mga kaibigan, delikado si Wii. Pare, lahat ng rule sa paglalaro ng Dota, nilabag na nila. Nilabag na nila lahat ng rule sa paglalaro ng Dota. Paano mo nasabi, Kuya Tuno? Unang-unang batas, bawal mag-tower dive. Pag may nag-tipi sa kalaban, back! Hindi, lalapang kami! Hindi nyo kami may papaliwanag. At naku po, bigla na lang ganito. Ang problema kasi ng DC, talagang na-disconnect sila dyan. Bakit sila laban pa isa-isa? First tower pa lang yan, ano pinaglalaban nyo? Ibigayin nyo sa Wings. Ba't kayo laban ng laban? Cooldown lahat ng skin nyo. Oh, ay, naku, hindi maintindihan. Nabaliw na ang DC dito. Hindi may paliwanag ng siyensya ang ginagawa dito ng Wings Gaming, mga kaibigan. Isipin nyo daw mga Repa, DC, first tower pa lang yun, bakit dinedepensahan nila yun? Depensang Marino, parang third tower. Wala ang BKB yung clicks. Wala silang mga skill. Bakit nyo nilalaban pa isa-isa pa kayo? Mongosor pala kayo eh. Talaga matatalo kayo dyan. Naku, ito pa. Pinasakay pa sa Super Perry. Oh, di ba? Super Perry na patayan, naman. Dota 5. Hop, Dota 5. Manan oh, doon, Kabib. Pinanasa. Hoy, Winter Curse. Baka naman. Baka ito, mamatay. Pa isa-isa na naman sila dito. Walang pakialam si Fade Bian dito, mga kaibigan. Clicks, nasa likod. Wala pang item. Pero walang dito dumaan. Nice. Naku, anong nangyayari dito sa digital chaos? Mukhang naging digital disaster sila dito, mga kaibigan. And you know, they have a faceless George. Why are you fighting so hard in the you early game? You don't fight faceless Void. The most exciting Chinese team, mga kaibigan, Wings Gaming. Nagsimula ang kanilang kalbaryo. Hindi sila kilala, pumunta sila sa Manila. Kinapos nila ang ESL 1 Manila. Binurog nila ang Liquid doon. Sila ang nagwagi at doon nagsimula ang Wings. At bago ang TI, yung huling tournament, the Beyond the Summit, mga very, kaibigan, the Summit 4. Very unlikely na DC. Ang kalaban nila, OG, Tinriwa nila, at dito sa mismong the international, kalaban naman nila, Digital Chaos. At ako, nakakita na naman si Saksa, mga kaibigan. Tatarakan na naman si Saksa rito. Patay si Saksa, Licious pa. At ako, Killing Spree by Innocence. Nakalimutan niya ng ano ng DC yung concept ng counter push, yung iwas po. Kumbaga nilalaro nyo yung laro ng Wings eh. Hindi nyo naman dapat ginagawa yun. May clinks kayo, pinili nyo. Para pinili nyo, para bakbakan, wala sa inyo. Naman, walang item. Pero color. wala namang ginawa yung clinks nyo dito, bes. Ito, you will concede a tier 2 tower, mga kaibigan. And you might concede a tier 3 dito, pero hindi. Wings, kalma sila rito. They will head towards the mid and the bottom and farm yung mga creep wave. Sobrang tagal nilang namayaso sa baba na yung lead ng ano ng Wings sobrang naging significant na. Kung ako yung captain ng DC, syempre pinakalma muna, chill, talo na tayo isang beses. Nagtitibi-tibi pa sila dun, wala naman silang magagawa dun eh. Bigay nyo na yung first tower. Hindi mo rin masisisi. Yung mga plays na nangyari, yung mga kills na nangyari, set up yun, bukod sa superior team play ng Wings, individual skill eh. Sneak sa assassin sa puso, mamamatay na siya. Pero hindi, nakaka-microba with that micro carapace. Pero isipin mo, wala namang AP, wala pa naman silang major skill na kayang kumambak dun sa clash. Bakit sila naglagi sa baba? Ewan ko. Napalaban, ibig sabihin. I mean, wala kang farm yung clinks nun eh. Wala nga siyang item, wala siyang deso, wala siyang orchid, wala siyang BKB. Ba't mo lalaban? Namin disable niya, no? Tapos may George. Baka mana. Basic Dota. Sabagay. Ewan natin. Pero ginusto nila yan eh. Dead Prophet, Dagger, ibang level talaga yung mga ulti, mga bataan, mga Wings bataan dito. Okay, ang mangyayari yan, Kuya Eddie, pasok Chrono, blink in Exo, sa Gidly, tapos Silence, tapos ang Dota 5 tapos niya. Tapos ang Dota 5 niya. Sobrang ano yan, sobrang offensive style ng... Ito ano. Mukhang recipe for disaster. Smoke, they might go for a kill, pero dahil nga sa Dagger dito ng Wings, they might easily counter the place here of Digital Chaos. Ito. Kailangan ni Clinks na dumikit doon sa may stand. Kailangan yung binabalatan niya may silbi. Ako, nalagyan sila agad ng sentry dito, mga kaibigan. Imperdyo, Kuya Dio. Ay, walang item. Oh! Impale! Di nila binalatan na yun. Dagger out. Oh! Ninja! Isang tunay na ninja, mga kaibigan. Ano yun? Di nila nakita. Isang tunay na ninja. Itong si Fate Bian. At kinagat lang dito, mga kaibigan. Naghahanap sila ng mabibiktima. Wings Gaming. Grabe ang jokes, playing Israel. Playing superior Dota 2. And this is a world-class
tournament. Siyempre, Tia, ito, pinakamalaki na ito. 9 million. 9 USD. Million pesos on the line. And this is a 9 million peso draft. 9 million peso team play and individual skills. And here comes an Assassin. They will go again. Spy Carapace, tatalong dito, pero dadagin. Bono. Jorge, mga kaibigan, wala kang kawala. Hindi ka pa rin nakakapag-aga ng Scepter. What's the problem dito, mga kaibigan? Oh! Bleak out. Oh, the bleak out is real. At ako, paano nangyari ito, mga Messi? Eto na sila. Open sa natinira na rito. Oh my God, the silence siya. Tignan natin kung ano nangyari. Nagkakabulan dito. Blink, Micro, Jimber Joe, bumabaging. Here comes Impel. Here comes the Epicenter. Here comes the Torrent. The ship. The boom. Kapim. Kaplag. Kaboom. Eto na ang nangyari dito. Nangyari. Misery. Good gracious Papa Ball. Patay din dito. Oh, nahaboy pa rito. Grabe talaga, hindi may paliwanag. You come again to the decision. Bakit lumaban yung DC ng may multo? Bakit nilaban? I hate to say this player, pero binabata ng Wings ang Digital Chaos. Kaya kami pumik ng patch. Tinansya lang namin kung uubra sa inyo. Hindi, ito na. Ito na ang tunay na pick. Naalala mo, dinurog rin nila ng 2-0 yung DC. Pumik tayo ng 2-1. Pumik sila, kanyang natalo sila, pumik sila ng patch techies. Oo. Pero again, questionable call coming in. Bakit mo lalabanan ng naka-exo na dead ang pinakamalupit na pangyayari rito. Si Lord Wiha na inaasahan ng lahat na super galing sa Miranda. 21 minutes into the game. Wala pang aganim Scepter. Gutom, pagod, puyat, at mukhang durog. Si Wiha rito sa midline matchup na kayo. No? Resolution, napalaban na rin. DC always taking the ill-advised fights, mga kaibigan. 4-on-5 situation. Bigay mo na lang yung Tore. Nag-exo, tsaka mo nilabanan. Kung kailan nag-exo, tsaka ka pumasok. Naku, nahuli na naman si Misterio ng buhay dito. Mataay si Misterio. Oh, pero mamamatay siya. Spike, Shadow, ang tumira dun. Oh, itong dalawa na to. Gusto nila mag-roshan. Naku po. Hindi nakita. Naku, hindi nakita. Inaamoy lang. Basic na amoy yan. Hindi nila alam. Pwedeng manakawan sila ng Roshan dito. Tignan natin kung ano mangyayari. Pero may haste rin dito. Oh my God. Naku, nahuli nila. Nakita nila. Patay tayo. The greatest. Naku, patay si Shadow. Naku. Patay si Shadow. Naku, hyper strong. Naka-hyper strong. Hindi pa rin sila tapos dun. 50 years na nila binabasag yun, mga kaibigan. Patay. Napatay na yung dalawa nilang kampe. Nagro-Roshan pa rin sila rito. Baka manakawan pa. Ang tagal after 10 years. Mananakawan. Pero mababasagan yung mid. Mananakawan. Pero, uy, sabi nila wala yata yung mga kalaban dito, mga besi. At magkukuwala ng ages. Knockout moments, mga kaibigan. Beautiful play coming in from Digital Chaos. At least they have something going in their way. Pero is it too late to say sorry? Malayo pa rin yung difference. Si Wiha ang pinaka-importante dito. Still not getting that aganims. Wala silang damage actually sa team fights. Binabar ko lang, tas buhay na lahat. So he needs to be more present in this game. Ako, Bessie. Nagkakaroon ng digmaan dito. 24-7, 12K gold lead for your Wings Gaming. So at least kahit pa paano, one good thing na nangyari sa DC ay nakuha nila yung Roshan. Pero other than that, it's all bad news. Sa mga balita. All bad hindi dito, nakakamu yan. Oo. Ito sa papiran, saan dito si Jorge? Sabi mo, hindi na pala si Universe ang Dinikitan. Op. False promise. Tamang false promise lang. Tinamaan si Miranda rito. Eto, putok. Tingnan natin. Pwede mag-chrono spear dito. Hindi nila mahabol ng sobra-sobra. Pumutok. Etong si Oracle. At nakuha ang dominating streak niya. Pero ito ni Assassin. Sabi mo si Shadow as a void 7-0-7. 07 na Jorge, no? 7-0. Eto, uy, kinrono agad. Uy, pero tingnan natin ano mangyayari rito. Nako. Oh my G, si Wiha, mga kaibigan. Lord Wiha, nahuli rito. Hinahabol na si Mu. Si Mu na walang malay, mga kaibigan. Timber Chain, sa may kanto lang. Oh, piyamani-mani popcorn, patay si Mu rito. Nako, lumabas si Resolution. Nako, sumisyon si Resolution. Patay rin si Resolution dito. Ang barko ng Kuya Ba, dumaan na rito. Winter's Curse. Para dito, pero hindi, abot na pa rin. Nako, sure. Nag-buyback si Timber. So wala silang napala doon. Napatay nila si Oracle. At nako, nag-buyback si Timber. Nakuha nila yung Aegis doon. Tapos nababuyback pa si Timber Joe. Wala pa tuloy siyang item. Wala talagang item, indeed. So, 5K talaga, gold lead. Nakaaganim sa si Wiha rito. Kangkong. Pero mababago niya kaya ang gulong ng buhay. Mahirap na. Ang kapalaran.
masyadong magaling tong Boyd na to. Hindi na si Universe ang Lord Boyd. Na iba naman kasi role nitong Boyd na to. Position 1 to, ito yung carry eh. Si Universe off lane Boyd yun eh. Masyadong magaling to. Magsasmoke sila. BKB na yung ano, yung clings pero huli na ang lahat. Masyado nang masakit yung ano, wings. Andi siguro may isa-isa sila mapitas-pitas pero parang imposible. Tingnan natin. We've seen crazy things here at TI. Ayan, mga ganyan. Oh. Ayun. Patay. Ayan ang mga sinasabi. Patay ang Oracle pero lumalaban dito. Impale coming in from Sun King. There's a very good Yul Scepter dito. Chamber saw, timber chain, blink out coming dito, in. Oh, ang ganda naman mo makakabawi sila rito. Comeback Israel, triple kill for Resolution. And just like that, Digital Chaos, they managed to gain momentum. They now have steam. And they might take a tier 1 tower in the mid lane. Chrono is still down. Death Prophet down on the sideline for 40 seconds. Ganun din ang next assassin dito. And hindi inaasahan ng Wings Gaming ang ganung aggression sa side ng Digital Chaos. Pero Jorge, mga kaibigan, Chrono, Jorge ni Universe. Ay, ni Universe, ni Shadow. Ang barko, ang barko, ang barko, tinamaan si Resolution. Nagkakapalagan ni Epi. O hindi, Epi lang. Counter Epal, mga kaibigan. Yul Scepter, hindi maganda to. Tignan natin kung makakatakbo dito. Makakatakbo ba si Ice Ice? Tatlo patay. Oh, mahuhusay na execution coming in from Digital Chaos. Walang kukurap, walang pipikit. Is this the call for Israel? We don't know yet. That's but another, it's getting there. Ah, that's a bad call by Void. Wala naman silang damage doon eh. Dalawa lang sila ni Kungka doon. Hindi ko alam ba't nagmamagaling siya. So, sinayang niya yung Chrono. Sinayang niya pa yung Chrono. Yun yung problema doon. At nako, slowly but surely. Actually, yung ganun play, ano lang yun, parang giggle play. Wala naman naitulong, naidulot na tama. Namatay pa yung Kungka. 9x lang. 9x, oo. Oh. Uy, nako, tinrap, tinrap niya. Tinrap. Drop niya, di makalis. Oh, inaabangan niya talaga. Patay tayo dyan, patay misery. Patay tayo dyan, misery. Hindi mo ba natansya yun? Monster kill for Shadow. Di niya napansin na gumalaw na, nabangga siya. Galing nitong Sneaky Nicks. Si Fate Bian, no? Oo. And again, mga ganyang plays. Konting slip ups. Pero ito, Resolution. May BKB siya rito. Oy, oh, snipe. Snipe ang courier dito. Si Resolution bubuhat dito. The Resolution to win. Oh. Alam mo pa, Resolution yan eh. Pero nakita siya. Nakita siya na sentry doon. Huling-huli sa huli dap. Huling-huli siya sa Akto, mga kaibigan. Ito, gusto niya si Ice Ice. Pwede niya patayin ito kung gugustuhin niya, pero malayo. Di natin may ulti. May ulti. So, mga kaibigan, kahit pa paano, Resolution just making the difference of the Oy. Sheer. Difference. Chrono will be up again on 3 seconds. So expect Wings to take some advance, action. Advance, oo. Advance. At sasama-sama sila rito. Abante Marino na sila dyan. Binabati ko pala lahat ng Marino nasa barko at mga seaman. Hindi ko alam anong diferensya ng Marino at seaman. Eh. Yung mga taga-tik-tik ng ano dyan. Ng bakal, uling, tsaka bakal. Tsaka mga taga-sagwan. Binabati ko syempre mga kaibigan kong seaman. Tsaka mga seagirl. Seagirl. Kita na naman siya. So alam niya na warded. Tsaka mga seahorse. Mga sea urchin. Sea urchin, tsaka seafood. Sobrang laki pa rin. Nako. Dito. Maganda to. Maganda to para sa magkabilang team. Hindi na saan. Backline Chrono. Backline Chrono. Uy. Uy, ang ganda ng uy na. Uy. Sinabihan si nakapangyarihan ng Seiya. Ang alaala ni Jesse Bash, mga kaibigan. Oh. Ang alaala ng nakaraan. Nabati kita, kaibigang Bash. Sinanta. Ang bilis ng kamay ni Sun King dun, ha? Ito, arriba sila, pero nakita, sentry delikado dito. Oh, mga... Oh! 2 hits, Kuya D! Naku, sinuwerte, katek siya. 2 hits, tapos nabura sa mapa. Uy, pero hindi sumabit ang Timber Chain dito. Tignan natin, naku, Winter's pinalamig, Curse. Wala namang kakampi. Tinarget aray, practice. Aray, ang bago ni comeback Israel. At Yul Scepter para mabuhay. Impale! Sa dalawa, pero yung comes sa silence. Oh my golly! Oh my golly! Pero BKB being triggered, buhay dito ang Nix Assassin. Dalawang support ang napatay nila. Resolution, unstoppable streak. Si Jorge, mga kaibigan, trabaho nandito sa na top 3. Trabahong Jorge. Meta steam rolling ang Digital Chaos dito. Marabi ang puso ni Resolution, mga kaibigan. Nakita nyo. Ang puso ng CIS, mga kaibigan. The last CIS, ay di. Hindi naman pala siya last binenta, CIS. Binenta niya yung kaluluwa niya. Dalawang crit, wasak. Dalawang critical, wasak ang ano ron. Wasak ang Abdo.
punit ang laman loob. Oy, kala mo talaga si Wea. Humakan na si Wea ngayon. Oy, nako, Wea, huwag kang ganyan. Pag ikaw sinabak ng George, makakatingin ka. Nagdatama ka ng mga sapaka ni Jorge, mga kaibigan. Buti yung mabay si Jorge, hindi niya nilabanan. Kung nilabanan niya, wasak ang ano nun. Huwag siya lalaban sa isa, dapat lima nilalabanan niya. Meron din profit. Makatino ang profit dito, makakapagana na to. Oktarincor. Heart. Maya. Hindi na. Sun Kings nandito, hindi nabubuhayan. Kailangan kumilos ni Sneaky Nicks dito. Kailangan niyang gumak. At ang kayari kasi sila na nagagang dahil nag-iwalay. Iwalay sila. Uy. Oh. Kaya tumakit sa punuan. Tumakit sa punuan. Pero napasa ulo. Diyos ko Lord. Uy. 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 Maganda sana yung ginagawa mo ha. Pero nasa taas siya. Tagal. Walang tropa. Wala siyang tropa dito. Uy. Pinarko pa siya. Diyos ko Lord. Overkill. Walang tropa doon mga kaibigan. Nag-ulti kasi siya eh. Grabe ang map control ng Wings. Diyan sila nadadali, wala silang vision eh ngayon. Yung ano, yung DCO. DCO. Hey, kasi si Klinks may BKB na eh. So hindi na rin mahuhuli basta-basta. They need wards. Ang ganda ng laban. Walang ano, walang itula kabigyan sa dalawang to. Even though sobrang laki ng kalamangan ng Wings, the way and the composure na pinapakita dito ng Digital Chaos is very commendable. Pinapakita nila na hindi pa tapos ang laban na to, even though lamang kayo. Pero although eto na naman, abante na sila. Ayan, patayan Dota 5. Misery. Ang bilis. Oh! Naku, nahuli ng Rono. Patay. Naku, nabigyan ng Pulse Promise. Naku, na-stand si Resolution. Pa. Abim. Oh my God. Oh my God. Nakatakbuhan na rito. BKB has been triggered. Ay! Naputan sa dulo. Tignan natin kung makakabalik dito. Pero walang di po pwersay ng issue. Patay si Misery. Si Misery na naman ang na-task pro. Di nila pinanginayangan na patayin si Misery. No? I mean, every kill counts naman para sa kanila. That's a good initiation coming in by George. Okay lang yun. Basta makakill. Okay lang. Pigilan yung item progression. Oo. Oh. Ang question dito, Kuya D, kailan sila high ground? Pag may ages na. Siguro, Chinese team yan eh. Oo, oh, sigurista eh. Si Mo hindi pa ganun kayaman dito pero magkaka-use na siya. So. Hindi, ang question ko sa'yo, kung Wings ka, kaya ro-roshan muna. Kailangan mag-roshan muna. Mahirap rin yung my ground kahit babano sa DC. Mahirap ang my ground sa DC since may Mirana double stop wall na kayang ano, kayang mag-clear ng creep wave. Di mo rin naman sila pwedeng pasukin sa bayang pagbigkas dahil si Jimber Joe, si Spider Dudu. Ayan, winter's curse, Kuya Dio. Paana? Aray! Ay, ang ganda na. False promise. Jorge, nandito sa gitna. Time dilation, mga kaibigan. Ako po, patay si Jimber Joe doon. Ako si Wea, Lord Wea. Lord Wea, what are you doing? Uy. Uy, ayun! At nako, tignan natin. Uy, nako, nasa mali. Nasa maling angulo, mga kaibigan. Pero Lord Wea, may gem dito. He goes down. Timbers are going down as well. Hinahanap nila yung mga strugglers. At nako, Shadow is holy macaroni. Laupin, sang marino lang dito si... Ano bang hanapin mo ron from DC? May winter curse na, may arrow pa. Kaso nakalimutan nila ang pangako ng politiko. The false promise. Ang pangakong hindi natutupad. At ayun, nabuhay. Galing rin ng mga saves ng Oracle eh. Kanina pa yan eh. Dapat next game iba nila yung Oracle. Gusto nila ng trade-off. Isipin nyo, ang dami nyo sinayang na oras doon. Wala rin naman pala nangyari. Walang payoff. Hindi man lang kayo nag 1-to-1 trade. Kahit yung Kunga, mayaman na, may crystallista rito. Si Jorge, hindi ko alam kung paano nila titik-tikin yung bakal, yung armor nitong si Jorge. Unless mapokus talaga ni Klinks ng dire-direcho. Ang problema kasi, yung binabanatan ni Klinks, si ano lang, yung Popos Flappies lang yun. So talagang lamang ang... Ang ano nila rito, si Jorge, hindi pa nga nag-chrono run. Kung ngayon magkukrono si Jorge, tapos sila. Hindi ko alam, dapat siguro yung Jimperjo, tsaka si Klinks, banatan muna si, ano, si Oracle. Pero malayo kasi sa kabias ng si Oracle. Ito, Roshan is up ah. Mag-tingin natin kung ikokontest ng Digital Chaos to. Malabo yan. Yan, they have their ultimates up also. Okay, but can they contest this? I don't think so. Here comes the
the smoke. It's too late. It's too late. Is it too late now to say sorry? Hindi niya ikukuha na yun. Time dilation. Here comes the news. Here comes the moonlight shadow. Here comes the chrono. Nahuli dalawa dito. Resolution is the first one. Here comes the ship. The boat. He goes down. Oh my God. Saksa going down as well. Napalaban sila rito. They will get that hunka, pero they are being chased down. Wea, X-Mark, Epicenter, point is here. Oh my God, inahabol, walang lawan. Nasa highlights mga kaibigan, umara si Wea. Nakatagwanan mo kay Jorge. Patay, hindi ko dalaw. Rico Yan Foundation, natulog. Si Moo ang nakaisa-isa. Si Moo! Oh my God, si Wea nakipagsapakan sa Jorge ni Shadow. Nakipag-shadow boxing. Sobrang galing. Tandaan mo, hindi ka man nanalo ng sapakan sa anino mo. Kahit anong gawin mo, hindi mo tatamaan yan. Tsaka napakalupit ng faceless George ni Shadow, mga kaibigan. With the armor, Lincoln. Armor, attack speed, and everything. Taking into consideration, it is very, very hard. Tsaka problema nun, bumili ng buris. Namburisa si AI ng Chrysalis. Bata style, dagdag problema mga kaibigan. Bumili ng Chrysalis yung clinks. Hindi grabe naman niya nahampas kasi grabe, nakrono sa mukha. Grabe mag-Jorge, no? Jorge, mag-Jorge ng mundo. Isipin mo yun, isang krono sa mukha lang tas normal links yung clinks. Wala na siya nagawa. Kahit may BKB siya, kangkong siya. Sabi ng isa sa chat, we got this. We got this. We got this. Kanang we got this niya. Kita mo, nakipagsapakan kay Jorge. Wala siyang nagawa. Kahit bagsakan niya lang sa katutak na between. Kahit na double star ball, wasak pa rin mukha. Hindi niya kaya yung bigat ng Tanika lang babagsak sa kanya. Baka tropa ni Torian. Oh. Yung sakit nung batuta niya, best. Si Wee, mga kaibigan, kailangan mag-step up dito. Hindi ko alam. Nawala yung napalaban siya ron. Si Resolution lang talaga maasahan mo ngayon dito. Wala malupit doon. Nakuha na yung AJs. Lumaban pa sila. No choice na rin. Maganda rin talaga yung pagkakakrono ni ano eh. No, si Resolution na dapat maging tagapagtanggol nila. Isang krono. Wasak. Barko. Wasak ang brief ni Resolution at mangungonsumisyon siya talaga doon sa mga nangyari. Nandito ang buong Wings Gaming. They are planning to go for high ground. Go Scepter is up. Here comes the exorcism. Didepensa ba dito? Or ibibigay nila to? Hindi ko alam. Di kaya ba nila? Can they do it? Will they do it? Yan ang malalaman natin. Here comes that uy. Pero hindi. Unat. Aray oy, ko bes. Ang krono. Nahuli talaga. Dose ko Lord. Inuna na to. Tinamaan ng barka. Double impel. Execution. After execution mga kaibigan. Paano mo haharapin ang ganitong klaseng kupunan na walang takot? Pasok kung pasok mga kaibigan. Nasaan si Resolution? Wala siya magawa. Here comes the stun. Huli si Sun King. Here comes the impel. Double impel. Resolution sa backline. False promise. Walang pakialam kay Resolution. Wea. Don't cut this mga kaibigan. Si Ice. Napalaban na. Oh my God. Galibi. Oh, eto pa. Bakbakan o. Oh. Oh, bigay mo gem. Bigay mo gem sa akin. Uy, buyback si Wea dito ha. At nako. Double star ball. Manta style. Enabling it to dodge. Ito, nagkahulihan dito. Kaya ba nila patayin? Dalawa ang inaabol nila rito. Pero mga malaninja galawa, nakatakbo. But the damage has been done. Bye-bye coming in from Wea. Arrow won't connect. At medyo nasa huli ang digital chaos dito mga kaibigan. They lose their melee racks. And Wea again, buyback. But not sufficient yung nakuha niyang return doon sa buyback niya ngayon. Actually, hindi talaga maganda yung nangyayari doon. Pero alam mo, kahit paano si Resolution making some plays at the backline. Una niyang binanatan yung Oracle, tapos number 2 yung Kuka. So, naki-Resolution talaga yung bola, pero yung mga kampi niya, hindi kasi nakasink eh. Oo, hindi nakasink. Pero MVP si for me, ang walang katakot-takot na krono mga kaibigan George, dito ni Jorge. Tsaka problema kay George, meron siyang Lincoln. So, hindi agad siya mababanatan dito. He needs to... They need to have another extra stun set of skills para lang ma-time lock si Jorge. Wala silang sufficient marami siguro, disabled. Marami siguro mag-George na, no, na first item Lincoln. Next game. Next pop. Oh, oh no! Pala. Misplaced. Yung color. Whoa! Misplaced everywhere. Inepi pa. Inepi na lang. Dako, nag-yulz lang.
Naku, paano mo gagawin yun? Binato mo na lahat na kailangan mong ibato dito. Pero nahuhuli kayo. At naku, nahuli na naman. Nahuli na naman si Mo dito. Ginanawa naman naman siya Munta. Such a sad story. Sad story for Mo. Siya ang kailangan maging playmaker dito. Bana! Wala. Ba yun, Wiha? Ay! Diyos ko Lord. Diyos ko Lord. Oh, false promise. Walang pa kayo lang. Medyo off game yata si Wiha ngayon. Yung mga paanan na dapat tumasama, nililistahin, hindi na ganun yun. Triboy bangat, makakabasag sila rito. Pero go save there ka boy. Roy Covesi, basag siya ron. Backline, pero wala na sila pakialam. Oh. Oh, sige. Oops, sinalo. Ang usay naman nun. Oh my God, the plays are real. Walang damage si Wiha. Naku, nilaban si Misery. Si San Istot. Naku, nadamay pa sa karakasan. Victims of love, 42-18. Medyo dominanteng performance para dito sa Wings Gaming. Pinapakita lang nila na talagang sila ang favorite dito sa laban natin na to. Obvious na, obvious. Oo, walang magawa yung Team Verso. Ngayon lang ako nakakita ng Team Verso na parang na-shutdown dito. Here comes the silence. Nag-blinking sa silence si Piranha. Ang barko. Nako, nakahulihan na yung Colord. Patay si Wiha rito. Resolution sa gitna. Nangungusubisyon dito. Nakipaglaban siya. Spike Carapace. Oops, takam muna dyan. Oh, Team Verso will go down. But the damage has been done. Tumatakbo dito. Tumatakbo. Si Ice, kaya niya magtumakas dito. Timber Chain and he will get the kill. But it's too late. Look at this boy. So rich. But the damage has been done. Two down. Two sets of racks. And if Wings Gaming decided to push, pag nag-respond ang hero nila. Aray ko babes. Patay ang Dota 5. Wasak na wasak si Murito. Shadow Daedalus ang susunod siguro ng item nito. Ang sakit nung nung Void Kuya D. Napabayaan sa kangkungan si Void eh. Kumain ng sangatotak na kangkong mga kaibigan. Kailangan mag butterfly ng links dito pero I don't think na mabubuo. Hindi nakaabot. Tingin ko. Napakahirap na ng digmain to. Si Mo na palaban eh. Ginawang si Mo eh. Kumbaga pinutrip siya rito sa laban natin na to. Maganda lang sana bigaya ng DC. Pero ang problema, marami silang mali. Especially early game, laban sila ng laban. At yung mga maling yun, nag-snowball. Ay! Kuya D, ang maiwakang espada. Relic. Pupuso si Resolution no? Dito. Bagay, kung may isang armas na makakatibag. Kaso, paano pag bumalik sa kanyang divine yan? Nana, all in na eh. Laban ha, Kuya D. 400 damage ng pitik, Kuya D ha. May tutumba dyan, mabilis pa sa hangin. Tignan natin kung tama ang hula mo rito. Pero maganda nga yan. If you are in a losing game, ano ba ang kailangan mo para manalo? Kailangan mo ang standata ni King Arthur. Oo. Walang no choice na sila eh. Kumbaga, resolution na lang bumubuhat dito eh. Si Wiha nagpatawa. Malinang si, pinasuha ang si liga. Mo. Munta nga. Kumangkong si Mo. Wala na rin magawa dito si Saks eh. 42-21 oh. Problema dito Kuya di yung first nababanatan ni ano Yore naka blood toll na grabe yun aray ko yung color oy double four stop maganda pero na X patay pa rin he's still going down ay hindi patay siya naku relic bakit patay si resolution bakit naging consumption dito mga kaibigan na consumption sunod na winter's curse tignan natin kung makakapatay pero wala. Uy, Impel Epi. Wiha, mga kaibigan, naipit sa backline. Patay rin. At si Jorge. Ang Jorge ng mundo. Hinahabol sila rito. Ako, Shiba LaGuardia. Hahabol pa ako dito. May blink pa ako. Bumayback. Uy, lumaban sa tatlo. Kakaiba to. Bloodthorn. Oop, time dilation. Walang pakialam si rito. Again, very good move. Para kay Shadow, realizing least, pare, na si Klinks nandun. Tatlo na patay nila doon. It will prevent the push from Digital Chaos. But then again, they lose so much trying to defend yung asunto na yun ng DC, ay ng Wings. Yet, hindi pa rin nila mapatay si Jorge, mga kaibigan. Ang Jorge ng kalawakan. Wala naman sila Lord. Pang burst doon, Kuya D. Ang nangyari doon, naipit yung Klinks doon sa Chrono.
Sobrang galing mag-chrono. Naku, na blood torn na ah, naman patay, to. Patay, patay. Blood torn. Pak, blood torn sa mukha. Use muna. Si Nylens. Grabe talaga. Patay. Di kaya ng tawas, kuya. Di kaya ng tawas. Di kinaya ng tawas si Jorge. Sinilensyo mga kaibigan. Silensyo por favor. Silensyo por favor. Oh, Shiba LaGuardia. Kumagilang crossover pa. Dinamahan sa mukha. Eto, tingnan natin kung makapatay dito. May chrono, diba? Ganda. Wala pang chrono. Uy. Oh, Jorge mga kaibigan. Jorge ng mundo. Ay, naputan na naman niya rito. Sabi sa'yo, may chrono pa eh. La! Si Clinks, Jungko Lord. Hala, ano yun? GG. Grabe, jackpot. Jackpot yung chrono. Jackpot yung chrono. Oh my God, nanalo sa loto. Wings Gaming, Jorge, Jorge Israel. Jorge ng mundo. Oh. Yan ang masasabi ko dyan. Naku, tarantang itik. Si Resolution nag-farm maghapon para maipit sa loob ng chrono. Yung dalawang huling chrono, sa yung kanya. Isa, oh. Hindi pa siya yung target na biktima lang. Nakakita lang siya sa loob. Diyos ko, Lord. Grabe yung nangyari doon mga kaibigan. Pero I do feel na dapat iban yung chrono tsaka yung Oracle. Masyadong magaling. Masyadong magaling ang Wings doon sa pagkakataon na yon. Mga kaibigan, 9 million is on the line. 9 million. You do not give them that. Hindi, pero wala ka talaga naman pwedeng iban para sa Wings. Lahat ng hero kaya nilang gamitin. Yun ang di may paliwanag dito. Nasyensya. Pero sa ganong solusyon, paano mo lalabanan si Jorge? Ban mo na. Siguro. O Oracle na lang iba nila. Oracle siguro. Masyadong makati yung Oracle mga kaibigan. Pero eto mga kaibigan. Hindi kami makita na wala yung ilaw namin direct. Panelists. Hello, bye-bye. Mabalik kami for game number 4.